po ang mga stock. Mga sigo kayo na. Sa tinig na aking hira, lahat kayo magsuri. Lahat kayo mag-arap. Upang ang bawat isa ay huwag maliga sa landas na aking tinahak bilang ako ang siyang daa, ang katotohan at ang buhay. Ang buhay na aking tinangka bilang iyong ama, ibinabahagi ko sa inyo ang daang aking inyuhat upang ang bawat isa ay tawagin anak ng Diyos. Mamuhay kayo bilang isang Kristo na ang buong pag-iisip sa kabanalan lapa, na ang buong damdamin sa kabanalan lapa. Lahat kayo aking tinawa, lahat ay sadyang nagkasala. Tutubusin ang bawat isa sa inyo. Pagkakasalang inyong naliliksa, makinig lamang kayo sa tinig ng Espiritu Santo. Lahat kayo'y aking hugasan. Lahat kayo'y aking lilinisin. Kung meron kayong pandinig, dinggin ninyo ang aking tinig. Ang ayaw magsuri, ang ayaw magsaliksik, wala kayong asa sa kaligtasan. Sapagka ito na ang panahon ng pagliligtas ng inyong kaluluwa. Kung meron kayong pandinig, dingginin niyo ang aking tinig. Sapagka ito ang huling panahon. Binuksan ko ang pintuan. Pintuan ng kaligtasan sa Espiritu Santo sa bagong pangalan. Ang ikalawang misteryo, sinasabi ko sa inyo ng tuluya. Sinasabi ko sa inyo ang buong katotohanan na wala nang kaligtasan ito. Ibang tanggapin ninyo ang aking mister na tila sa pangalang Iskapos. Sa bagong pangalan, tuturuan kayo bilang isang Kristo, bilang anak ng Diyos, bilang anak ng tao. Sapagkat ang panahong ito'y punong-puno ng kasalanan. Lahat ng tao'y lumalak sa ibig ng sanlibutan. Hindi ibig ng Diyos ang siyang nangyari. Diba, sa tumangga sa bagong pangalan, lumalakad na siya sa daang aking itinuturo na ang katotohanan ni Kristo sa huling panahon ito. Konti lamang ang sadyang makasutubo na ang tunay na kaligtas narito sa bagong pangalan. Ang ayaw tumanggap, wala kong magagawa. Sinasabi ko sa inyo ang buong katotohanan. Lahat kayo'y dumadalangin sa akin. Kapag kayo'y nagkakasala, humihingi kayo ng pagpapatawa sa akin. At ako inyong tinatawa bilang isang ama. Hindi ninyo nalalaman. Nilalait ninyo ang aking pangalan. Sapagkat sa bawat paghingi ninyo ng pagpapatawa, inuulitin ninyo ang nagagawa ninyo kasalanan.
paulit-ulitin niyo ang iliwik ka, patawarin kayo sa lahat ng inyong kasalanan. Ngunit sa araw-araw ninyong pamumuhay, ginagawa ninyo ang pagkakasala nito. Hindi ba nilalait ninyo ang pangalang kalinisis? Ano pa, nagpatawag ako sa inyo bilang isang ako. Marami sa inyo ayaw ipakita siya'y anak ng Diyos. Ngunit inaangkin ang bawat isya, siya'y anak ng Diyos. Marami sa inyo ang sabiyang bula. Ayaw ninyong ipakita ang tunay na anak ng Diyos. Hinding-hindi nagpapatungo sa pagkakasala sapagkat ginagampanan niya na ang kanyang katungkulan bilang isang anak ng Diyos at namumuhay na sa aking salita. Nang aking salita, siyang makapangyarihan sa lahat, sa isip, sa buong damdamin ng kanyang puso at ng buo niyang pagkatao, ang salita ng Diyos ay sadyang naniningin sa buong pagkatao. Antak na aking inangkin, anak na aking tinawa, sapagkat hinding-hindi siya nagpapatulog sa pagkakasala bago ipinapakita niya sa kanyang ama. Karapat dapat siyang tumawa bilang ama sa akin. Kaya nga sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, kung tunay nga kayong tumatawa sa bagong pangalan, bago na kayo ano, bago na ang sadyang lumalabas sa inyo, hindi na ang salibutan ito, kundi pagiging isang anak na Diyos, maamo. Sa kabila na kayo'y sinusubo, maamo ang inyong mukha. Maamo ang bawat salitang lumalabas sa inyong mga. Maamo ang bawat inyong pagkilos, sapagkat ito ang aking dilog. Ang ako'y magkatawang laman sa gitna ng mga Hudyo. Ano pa, lahat kayo'y aking tinuturoan sa katotohan ng aking Ginoo. At ito ang buhay na walang gana. Ang ako'y inyong makilala. Bawat isa'y mamuhay na ng aking batas ang inis. Sinusunod din ang pagiging isang maamo. Nang pitong handa, hindi nawawala sa buong iyong pagkatao. Nananabik kayo na pumasok sa loob ng aking sangkawa. Nananabik ang punin na anak makarinig ng salita ng kanyang ama. Kayo umu, kayo tumatayo. Masidla ba kayong ipinakikita sa iyo? Umaawit ang inyong puso ng buong sigla. Umaawit ang inyong libi ng buong sigla. Sapagkat ito ang kapangyarihan. Kapangyarihan ipinapakita niyo sa iyo na kayo'y anak ng Diyos. Hinding-hindi namumuhay at hinding-hindi nananahan sa buong niyong pagkatao. Ang katamaran. Namumuhuya ko sa taong mapagkunwari. Kinamumuhian ko na kayo'y tamad na tama tumayo sa araw ng linggo.
na kayo'y pumarito sa loob ng aking santuan. Buhay na buhay ang isip. Buhay na buhay ang puso. Naupo kayo sa upuan ito. Tumitingala ba ang iyong mukha sa aking laro? At kayo umuusal na ng panalagi. Hinihingi ninyo ang lahat ng ibig ninyong mangyari at maganap sa buong yung pagkatao. Sinasabi ko sa inyo, ang anak ng Diyos, pinahawa niya ang kanyang buhay sa kamangha-manghang ng Diyos. Pinahawak niya ang buong niyang pagkatao sa kamay ng kanyang Diyos. Ang kanyang kapalan. Bawat yugto ng iyong buhay. Sa pagkakiyay ng Diyos, pinaiinigin niyo ang iyong kapalan. Ano pa sinasabi ko sa bawat isa sa atin? Marami akong tanong. Maraming makarili ng bagong pangalan. Ngunit, marami ang siyang magtanong. Kaunti lang ang tutugon sa aking panuot. Sapagkat kaunti lamang ang sadyang makasusunto ng buong katotohanan at kaunti lamang at bila ang siyang maliligtas. Diba, kung kayo tumangga nang galing sa pusong malinis at inyong isinasagawa na kayong lahat ay nanumpasa, ako lamang hindi sa isip, sa damdamin, maging sa inyong salita, ako lamang ang iyong Diyos. Ngunit, ang aking nakikita, ang aking narinig, ang aking nasasakita sa inyong pamumuhay, pang-araw-araw ninyong pamumuhay. Lahat ay nangyayari. Wala akong nakita na mayroong pag-asa sa iyong puso. Na may liligtas niyo yung sarili. Sa dagat na ako. Sapagkat ang taong naglanas, hindi na iwalay sa kanyang puso ang pag-asa. Magagawa niya ang iniatang sa kanya na kanyang Diyos. Na ang taon lang yung ibig ko sa tao, ang kayo'y magbago at iiwanan ninyo ang dati niyong pagkatao at nagliliyaw ang lupus sa pag-ibig sa isang Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao. Marami sa inyo nagsasabing ako'y iniibig ngunit napopoot sa kanyang kapatid. Hindi niyo ko tunay na iniibig sapagkat itong kapwa-tao ninyo larawan ng Diyos. At ang aking larawan pagsubok ko sa inyong pagsunod sa kapwa tao ang aking gagamitin upang aking makita kung sununga ba pinaghaharian ng salita ng kanyang Diyos at pinaghaharian ang pitong handa. Sinasabi ko sa inyo, lumuluha ko sapagkat wala pang sabiyang nakasusunod na isang daang porsyento. Isang daang porsyento ang aking ibig na ang pita na lamang
kaya ng ina. Anak na aking tinanggap, sinasabi ko sa inyo, ang tinanggap ang aking Espiritu Santo. Ang inyong puso ang aking dana. Dito inyo ako papasok. Kumakatok ako sa inyong puso. Ako inyong papasok. Huwag lamang sa inyong dugo. Huwag lamang dito sa inyong isip. Ang puso ang aking libi. Ang puso ang nais kong magdinig sa kabanalan ni Kristo. Ang inyong puso ang inyong ibigay sa akin hanggat itong hindi nyo maibigay sa akin. Wala kayong magagawa. Lahat kayo'y mabubuha sa kasinihan. Kaya nga sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, kung meron kayong pandinig, dinginig ang aking tingin at mamuhay kayo sa aking salita at tayoan ninyo ang aking salita, manindigan kayo sa aking salita at mamuhay kayo tulad ni Kristo Jesus, nang ako'y magkatawag lamang, hinding-hindi na nai ang pita ng Ama. Pinaghari ko na ang katusan ng Diyos ang siyang kapangyarihan ng aking katawang. Ano pa, lahat kayo'y aking inangki bilang isang anak ng Diyos. Paghariin niyo at wag na wag mag ano mang uri ng kasinungaling. Kapag namahay na sa inyong puso ang lahat ng uri ng kasinungalingan, masasabi ba kayo anak ng Diyos? Masasabi ba na kayo'y naroon sa katotohan na ng aking pagtawa? Sinasabi ko sa inyo, ito ang aking sin. Bawat pagtuntong ko sa lalaki, sa babae, sa matanda, o sa bata, ito ang aking pinakita, ang aking sila. Simula at wakas, ipinapakita ko sa inyo ang aking kabanag. Ano pa, ang simbolo ng Ama ay simbolo ng tunay kong anak. Ano pa, ang aking paggamit sa tao. Tulad ninyong makasalan. Walang makapagsasabi taong nakagawa ng kasalanan. Ngunit, higit sa aking paningin ang kanyang puso. Na ako'y tinanggap ng buong kawalhatian ng kanyang puso. Kaya nakikita ninyong mga tao, lahat ay sadyang mako. Lahat ay sadyang nagsabing bakit siya ang ginagamit gayon nakagawa ng karuman luma na kasalanan. Sino ang dapat na humato at sino ang siyang makapagsasabi mo siya'y banal? Puso ang aking tinutunan. Pag-aalay ng tao sa kanyang Diyos. Pangunahin ang iyong puso ay binibigay sa kanyang Diyos. Sapagkat puso ang aking ibig. Puso ang ibig kong ialay niyo sa akin. Sapagkat pagmula sa puso, ito'y nasa isang malaking pagbabago
kapag puso na ang sadyang nangutap sa akin. Malaki ang pag-asa na ito'y mabago at sadyang magbagong buhay at kaya nang ialay ang buong pagkatao sa kanyang Diyos. Ngunit sa taong sadyang sinungaling, mamumuhay ito na isang banal kayo at sadyang balat kayo sa lahat ng tao. Ngunit mailalantad ko ng paunti-unti ang lahat ng sadyang mapagkunwari. Hinding-hindi nyo mapipigil ang aking kapangyarihan kapag nailantad ko na ang sinungaling sa aking harapan. Habang kayo'y bibigyan ko ng pagkakataon, nagsisilat kayo tumalikod sa lahat ng kasalanan. Kaya nga sinasabi ko sa bawat isa sa atin, huwag niyong hintayin ang Diyos ang maglantad sa inyo. Halika't magsisilat. Halika't magbago. Halika. Sa buhay ni Kristo, lahat kayo'y aking mapapatawa. Uulitin ko sa inyo, hindi lamang panglalait sa aking pangalan ang inyong nagagawa at magagawa ng tao. Ang paulit-ulit inyong paggawa ng kasalanan at paghingi sa akin ng pagpapatawa at muli niyong uulitin ang inyong kasalanan. Panglalait niya sa aking espiritu. Tandaan niyo, ako'y banal. Ang anak ay banal. Walang sinungaling sa aking kaharian. Ano na ba ang kaharian ng Diyos na narito sa lupa? Ito ang inyong puso. Dito ako nag-ahari sa tunay kong anak sa pusong malinis. Ito ang ibig ko. Maghari ako sa pusong malinis ng isang tao. At ayoko ng sinunangin at sabiyang sinunangin. At ayokong balat kayo ang tao sa akin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kapag ibig kong gamitin ang aking tungtungan, wala siyang maradama ng kanyang karamdaman. Ngunit, sa muli kong pag-alis sa katawang ito, muli niyang maradama ang kanyang karamdaman. Naglianak kong gamitin sapagkat ibig kong magpatotoo sa lahat ng tao at nasa inyong pagtangga at nasa inyo ang pagsusunod. Ngunit, magandang umaga. Kaalaman.